sobrang basang-basaan ng lahat ng lens ng camera ng cellphone ko, lens ng eyeglasses ko. Di ko na nga nakikita ko nung yung binibidyo at binipicturean ko eh. Saka lens nitong GoPro. Pero bahala na. Magandang araw mga kakarampo at welcome sa panibagong vlog. Nandito tayo ngayon sa Niagara Falls sa Ontario, Canada. Isang biglang trip kahapon, gabi na nang dumating ako dito. Pero alam niyo naman dito sa Niagara Falls, syempre ang number one na attraction, syempre ang falls mismo. Yan. Okay? So, everybody comes here to see the waterfalls. Pero bilang isa tayong sunrise hunter, ang gagawin natin ngayon, isa sa mga eksena na hindi madalas nakikita ng mga bumibisita dito. Ito yung sunrise over the Niagara Falls. Okay? So, yun yung attempt natin gawin ngayon. Magta-timelapse tayo. Kung napapansin nyo, medyo parang umuulan dito, no? Hindi po ulan yan. Although, kita nyo, basang-basa yung kalsada, saka yung hangin, saka yung kapaligiran. Hindi po yan ulan, yan po ay yung mist galing sa falls mismo. Hindi ko inaakala na ganito kalakas pala yung mist pag ganitong maaga. Okay, oras natin mga 6:10 AM, yung sunrise 6:37 pa. Pero syempre simulan na natin mag timelapse mamaya, okay? So, hindi ko planong mag vlog ngayon, pero naisip ko, why not, di ba? Isang bihirang pagkakataon ang makita ang sunrise over Niagara Falls. Okay, so ano pang hinihintay nyo? Let's go! Okay guys, naset up na natin yung time-lapse. At medyo lumayo tayo ng konti kasi sobrang basang-basa doon. At siguro pag doon tayo magta-time-lapse, at doon tayo mag-stay, hindi lang ako basang-basa, kundi pati yung lens ng camera natin. So at least dito, medyo malayo ng konti, pero captured pa rin natin yung eksena. So yung tita ko at mga pinsan ko na taga rito sa Niagara Falls, ordinaryo na lang sa kanila to dahil nakikita nila ito halos araw-araw on their way to work. At yung isang pinsan ko pa, si Gypsy, nagtatrabaho dito sa tourist center na yan. Okay, so mas maganda pa ngayon views niya minsan kasi nandun siya sa ibaba sa Journey to the Falls minsan. Ganda ng mga pictures niya pag nagpo-post siya. Mga pictures doon. Naingit nga ako eh, pero syempre, privilege na rin nila yon. Okay, so hintay-hintay muna dito tayo ng matagal-tagal. Medyo hindi ako nag-jacket dahil sabi ko hindi naman ako giginawin, pero di ko na-foresee itong mist na to, which makes it colder than it actually is. So kaya nga lumayo ako doon kasi I'll be soaking wet pag mag-stay ako doon. Okay? So hintay-hintay muna tayo ng time-lapse. Okay, speaking of my tita and my pinsan na taga Niagara Falls, meron akong tita at apat na pinsan na nakatira dito sa Niagara Falls. I usually stay with them pag nandito ako, pero this weekend nagpunta sila sa Tobermory. So, saka medyo nag-iingat din ako na huwag mo nang makipag-meet sa kanila pag nandito ako dahil na COVID, mahirap na. Shut up! At speaking nga ng aking mga relatives, gusto ko palang batiin ng happy birthday si Deepsy Kevin, o aka Ipong, at si Kimberly Claire aka Imbi. Kambal po sila na pinsan ko ng happy birthday dahil birthday nila kahapon. Okay, happy birthday sa inyo mga pinsan. Okay, hopefully when everything is over, makapagkita-kita ulit tayo. Okay? Shut up! So yan ang timelapse natin guys. Tingnan nyo, basang-basa na yung camera natin. May mga panakanakang tao na rin na dumarating dito, pero konti lang. I've seen probably 7 more people
pero not the usual crowd kasi pag peak hours dito sa area na to sa Mayano Falls, siksikan talaga. Protocols naman is in place dito sa Niagara Falls, no? Hindi naman sila nagpapabaya sa COVID protocols. Required ang mask in public kahit nasa labas ka. Kasi sa sobrang crowded ng Niagara Falls sa peak hours, talagang salubong yung mga tao. So kailangan mag-mask. Okay? Tsaka, syempre, nasa kabila lang ang US, di ba? So we're just sharing a border with the US. So we have to take every precaution we can get. So yun yung US Falls. Actually, dito sa Niagara Falls, tatlo yung falls. So yung US Falls, saka meron katabing maliit ito, ang Vail Falls yata, or Bridal Veil Falls. At ito naman yung Canadian Falls. Ano bang pangalan nito? Horseshoe Falls. Okay, so Horseshoe Falls yung pinakamalaki, nasa Canadian side, at dalawa sa may US side, yung Bridal Veil at saka yung American Falls. Ilang beses na rin ako na dito sa Niagara Falls, pero the falls never ceases to amaze me. Na-amaze pa rin ako pag nakikita ko siya. And keeps wondering kung hanggang kailan itatagal ng falls na to. Yun ang palagi nasa thoughts ko. Kasi it's so beautiful and... Pero alam naman natin na it's a natural phenomenon na maybe in the future will be gone. Dahil we can't deny the fact na may erosion sa ilalim ng mga falls na yan. So, we have to enjoy it while we have the chance. Kung may pagkakataon naman na makita natin, why not, diba? Ginaw na nga ako eh, di ko lang pinapapansin sa inyo. Saka kanina chinek ko yung camera natin, merong basta sa lens. So, the first few moments ng timelapse natin, medyo basa. Pero pinunasan ko na syempre. So kung dito, ganun na kabasa, maybe mas lalo na doon sa malapit sa falls. Pero try natin pumunta mamaya. Diyan na siya, malapit na. Diyan na siya. Woo! Malapit na. A few moments later. So yun guys, tinapos na natin yung timelapse natin. Kaya mataas na yung araw. Okay. Makikita nyo mamaya sa timelapse. Siguro kasi the lens got wet several times, tapos pinupunasan ko siya. I don't know kung makikita nyo yun mamaya sa timelapse, yung pagpunas ko ng lens niya ng ilang beses. I might edit it, mahala na. Pero sana maganda yung naging result. Di ko tinitingnan. Okay, so we're walking now sa lugar na sobrang basang-basa kanina. So tingnan niyo naman from this vantage point mga kakarampod, no? Yung mist, medyo tinatago yung init. Kaya din natin in-attempt dito kanina, bukod sa basang-basa talaga dito sa park na to kanina. Makapal yung mist. Ngayong medyo mataas na yung araw, medyo kumukunti na yung mist, no? Pero it would have been like this.
very misty, no? Pero look at this scene, man. Ganda sana dito kanina, pero I'm sure mas makapal yung tubig dito there. Because we're above the falls itself. Yeah, no? The atmosphere is like parang nasa gitna ka ng bagyo. Yung bagyo sa Pilipinas, ah, hindi yung bagyo dito sa Canada. Dahil yung bagyo dito sa Canada, saglit lang. Pero sa Pilipinas, it lasts for days. Pero anything for the shot and for the views. Ay, kung dito tayo kanina nag-timelapse, I'm sure we're gonna be so wet at maaaring basang-basahin yung ating GoPro. Pero look at that, man. Nasa taas na tayo ng falls mismo. And yung sun and the mist makes a very beautiful scene. Swerte ng tita at pinsan ko na, mga pinsan ko na nakatara dito to see this every day. And then it's season. Maganda rin dito sa winter. Na ako naliligo sa ulan nito. My gosh. Woo! I'm trying to get away from the mist as far as possible, pero parang mas lumalapit ba ako? Okay. Let's get out of this misty wetness. Basang-basa na talaga ako. Pati yung sombrero, lahat basa. Buti hindi pa basa yung medyas ko. Although kanina medyo nalublob yung sapatos natin sa paddle. Oh my gosh. Bago natin ipagpatuloy yung video, gusto ko lang manawagan sa mga nanonood sa atin. Dahil yung isang kaibigan natin na siklista, si Lorenzo Roa, ay nagpa-fundraising para sa kanyang kaibigan na si Alvin San Miguel. Si Alvin San Miguel po ay nag-undergo kasi ng dialysis ngayon sa Pilipinas at kailangan ng pera para sa kanyang dialysis. So, anything we could give to help Alvin sa kanyang dialysis, maaari po lamang napumunta sa GoFundMe na sinet up ni Lorenzo para sa kanyang kaibigan. Nasa description po yung link. At sana po matulungan natin si Alvin. Yun lamang po. Okay, I guess that's enough. And now that I'm out of the mist, giniginaw na. Para akong naligo sa ulan. God, I have to go back to the hotel. Yun, mataas na yung araw at uwi natin tayo sa hotel natin. Okay? So, yun ang ating video. Munting adventure this morning. Sana nag-enjoy kayo. Kung hindi naman kayo nag-enjoy, sana natuto kayo. Kung hindi naman kayo natuto, sana nag-enjoy pa rin kayo kahit paano. So, don't forget to like, comment, share. At ang pinaka-importante sa lahat, mag-subscribe.
yung hindi pa kayo subscribe dahil 80 to 90% ng viewers ko hindi pa subscribe, so subscribe ka na. At kung may time pa kayo, syempre click nyo na rin yung notification bell to be notified of future vlogs. So yun, maraming salamat, hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, paalam.